I'd give my life on you. 'Cause you are the reason why I'm still hanging on. 'Cause you are the reason why my heart is still above water. And if I could, I'd tell you the Hello guys, ang Toyota Innova. Bali, check natin ngayon yung specification and yung mga features ng Toyota Innova e-diesel automatic. Bali, meron na siyang fog lamps, naka-mags na siya, and then meron na rin siyang side turner. Actually, all variant ng Innova is meron na siyang side turner. And then mapapansin niyo yung grill niya, yung front grill, medyo nabago na siya. And then naka-kinlock na yung mga headlights niya. So, kung titignan nyo, very napakaganda niya ngayon. And very competitive yung itsura niya. Itong Innova is yung may pinakamagandang ride and comfort sa SUV natin. Yung sa likod niya, meron na siyang fog, meron na siyang spoiler. And then yung tail lamp niya, nabago na. And then, pero yung spare tire niya nasa ilalim pa rin. So, makikita nyo siya dyan. And then, itong Innova e-diesel auto natin, ang price is nagre-ring 1,320,000. So, ayun yung harapan niya. So, tingnan natin yung engine niya. Ang engine size niya is 2.8 liter. Ang engine displacement niya. So, siya ay may 4-cylinder, inline 16-valve, double overhead camshaft, variable nozzle, turbocharger with intercooler. And yung kanyang engine. Ang maximum output ng ay 136 PS per 5,600 RPM. So, sa maximum torque niya, 183 NS over 4,000 RPM. So, ayan. Yung transmission na to is 6-speed automatic with 6 sequential control. So, sa dimension naman tayo, ang dimension niya is 1,730 by 1,725. So, sa wheelbase niya, 2,750 mm, and the ground clearance is 167 mm. Seating capacity of 8 person. So, yan, medyo maganda yung ground clearance lalo sa mga bahaing lugar. Ang tires nito is 205 over 65. So, wheel size niya is 16 inches yung mag size niya. So, yan, as I said a while ago, yung side turner lamp niya. Meron na siya sa labas ng side mirror. Hindi nga lang retractable pa siya, pero automatic adjust na siya sa loob. So, ayan, dagdag visibility yan. Mas maganda yan sa mga bagong sasakyan ngayon dahil yung visible na siya, lalo na sa pagkakaliwaw ka kanan. As I said, max output, 171 horsepower. At 3,500 RPM. Ayan, sa likod niya,
Ito yung variant, makikita mo din yung variant. Innova, ayan po. And as you can see, yung lugs niya, size 16 inches. And then yung gulong niya is 205 by 65. And fuel type niya is diesel, fuel capacity is 55 liters. It comes with ano na rin siya, sport mode, drive mode, saka power mode. Yan, yung trunk capacity niya is 300 liters. Yung upuan niya is natutupi na pare sa gilid parang sa Fortuner. Very spacious siya sa loob, interior niya, yung leg room ng second row ng passenger is napakaluwag, and then meron siyang outlet dyan sa gitna ng para sa charger and USB. Ayan, bali tatlo rin yung headrest niya for safety para sa whiplash. And then yung ayan yung sa likod niya. Yung third row. And very comfortable pa rin yung nasa third row niya. And then yung mga ventilation ng ano niya, aircon is dala-dalawa hanggang sa third row yan, meron siya vent. And then sa dashboard natin, ang e-diesel auto is naka-stereo, 2D stereo, and then naka-dial yung mga yung sa aircon niya, yung fan, thermostat, and then yung manibela niya, dyan na rin yung controller ng cellphone, ng audio, and then yung sa player natin. Sa harapan, meron siyang glove box sa ilalim. And then yung nasa ibabaw, kung na makikita niyo, is parang chiller. Pwede lumamig yung mga mineral water or soft drinks na meron kayo. Ayan, 6 speaker na rin siya. And very, yung interior niya is dinisayang very comfort and convenience. So, sa connectivity naman, meron tayong USB and AUX. AUX. And then yan, ito yung mga power, ano niya, power steering, power windows. Then, ayan, meron tayong airbag sa driver, front, knee, meron, naka-ABS na rin siya. And, turning radius niya is 5.4 meters. So, makikita niya, very sharp yung look niya, sporty look. Ibang-iba dun sa dating 2018 Innova. So, ayan yung signal light niya, katabi na ng fog lamps. And then, naka-dual na yung headlamps natin for high and low. And then, yung hazard light niya is nasa gitna. So, yung wheelbase niya, 2,750mm. So, very stable siya dahil sa wheelbase niya. Yung takbo niya, very comfortable. Drivetrain natin sa Innova is rear wheel drive. So kung baga sa Takan, mas ma-advantage yung Innova kasi rear wheel drive.
siya. Inquiries pa po, another kung ang inquiries niyo is about financial, how to get this vehicle in financing, pwede niyo po akong tawagan dito sa ipa-flash ko na number for assistance 24/7. Huwag kayo mag-alala, masasagot kayo mga tanong niyo. And then kung gusto niyo mag-process na application or magpa-approve, just text mo lang, text niyo lang po ako. Okay, salamat po, maraming salamat. Subscribe na lang po. Thank you.